Unang kaso ng Omicron subvariant BA.5 sa Cagayan de Oro City na itala. Ang detalya sa report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Inihayag ng Department of Health Region 10 na naitala sa rehiyon ang unang kaso ng Omicron subvariant na BA.5 ng COVID-19 mula sa isang pasyente sa Cagayan de Oro City. Ang pasyente ay isang 38 taong gulang na seaman na residente ng lungsod at asymptomatic ito. Ayon sa DOH, umuwi ito sa Cagayan de Oro City noong Marso at bumiyahe sa Maynila noong Mayo para asikasuhin ang kanyang mga papeles para sa kanyang trabaho at dito na napag-alaman na nagpositibo siya sa COVID-19. Ang pasyente ay maituturing na isang local case dahil matagal na siyang namamalagi sa Cagayan de Oro City bago na diagnose na positibo sa COVID-19. Hindi pa matrace kung saan nakuha ng pasyente ang sakit. But we were able to contain it kasi very fast ang action ng City Epidemiology and Surveillance Unit. So we were able to trace up to the third generation and back up to the third generation. So hanggang ngayon, ongoing pa rin yung observation the whole yung first, second and third generation na close contact. Matapos makumpirma sa laboratorio na positibo sa BA.5 variant ang nasabing lalaki, agad nagsagawa ang DOH ng contact tracing sa mga naging close contact ng pasyente. Sa first at second generation contacts niya, isa lang ang nagpositibo sa COVID-19 at asymptomatic din ito. Ayon sa eksperto, malaking tulong na bakunado ang pasyente at mga close contact nito kaya hindi nalagay sa alanganin ang kanilang kalusugan. Kaya tuloy ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na magpabakuna na kontra COVID-19. We know for a fact that the booster shots are very important in the prevention or a control ng variant. We don't want to marami tayong variants dito. Ako, si Cyril Chavez para sa GMA Regional TV.